And yo, what's up? It's me, Contrabida Vlogs, and welcome back to my channel. Ayan, katatapos ko lang magpatuog. So, kung sa social pa ito, ito yung tinatawag nilang sauna. Eh, nandito ako sa probinsya ngayon, kaya back to basic tayo. So, ipapakita ko sa inyo yung mga paraan na gagawin at gagamitin na ilalagay sa isang palayok para mawala yung lamig sa katawan. So, let's watch the video. So, ito yung paraan sa paggagawa ng gagamitin para sa tuog, guys. Lahat ng malamig. Soft drinks, ice, at sinungag na bigas. Ilalagay mo sa loob ng palayok. So, tatakpan mo ito ng dahon ng saging at hanggang sa kumulo. So, maghanda ka lang ng maraming kumo. Ayan, diba? Tulong-tulong yung pamilya ko. So, ipatong-patong yung kumot, guys. At kung napapansin nyo, nakikita nyo naman kanina yung tinidor na nilapag ng tatay ko doon sa palayok. Yan yung makakatulong para lumabas yung init nang galing sa palayok. Diba kumukulo yun? So, unti-unti mo siyang tutusukin yung dahon ng saging hanggang sa lumabas yun at papawisan ka ng todong-todo, guys. So, mga ano lang naman to, 15 to 20 minutes. Depende na yun sa inyo. At alam nyo ba, meron akong nakitang isang matandang babae. Kasi nabanggit ko nga sa kanya na yun niya, tinutuob ako ng tatay ko. Sabi pa niya, sa kapanahon ng daw nila, yung nanay niya, matanda na siya, yung nanay daw nila, talagang hindi pumapayag na magpatuob siya. Dahil yung tuob pala, guys, pag once na pumasok to yung hangin sa katawan mo, magmamanas ka daw. Pero, alam nyo, na-observahan ko din paano yung sa sauna, diba? Bago ka pumasok, diba, pinapainom ka ng tubig. So, bago ka lumabas, kailangan mo mag-shower din. So, depende lang talaga yun sa mga paniwala at sabi-sabi. Well, anyway, maganda naman yung pakay niya sa pagsasabi ng ganun. Pero, yun nga, kung susundin lang naman natin, wala namang mawawala. So, hanggang sa gumaling lang ako. Di ba, tagal. Pina-fast forward ko na yan. Baka sabihin niyo, ano ginagawa ko dyan sa loob. Ganyan ka supportive yung parents ko, guys. Sana all. Pag ako talaga nagkasakit, kahit naman kami, yung sister ko, pag nagkasakit talaga kami, tulong-tulong yan. Pero, yun nga, yung tatay ko talaga yung naghihilot sa amin hanggang ngayon. Ilang taon na ako ngayon, siya yung naghihilot sa akin. Siyempre, nagkaibat yung bayan.